Magandang araw. Pag-uusapan na naman natin ngayon kung paano mag-transfer from GoTyme papunta sa ibang bangko. Ang napili natin ngayon na paglilipatan ay ang C-Bank. Bakit C-Bank? Kasi maganda ang C-Bank dahil mataas ang interest ng C-Bank, 5% interest per annum. Dito sa GoTyme ay 3% per annum. Pwede na din, pero mas maganda na ilipat muna natin sa C-Bank. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maglipat. Bago tayo magsimula, please like and subscribe muna ang aking channel. Salamat! Bali, ganyan, titignan natin kung magkanong halaga ng ating laman. Itong aking account ay may 4,000 at ang aking MyGoSave ay may 5,000. Itong MyGoSave na to, ito ang nag-earn ng 3%. So, ilalabas natin siya. Kailangan nating ilabas to from MyGoSave papunta dito sa my account para malipat ng C-Bank. Kunwari, maglalabas tayo dito sa MyGoSave. Click lang natin to. Labas tayo ng... Maglalabas tayo ng 500 pesos. Click lang natin tong tatlong arrow dito sa taas. Tapos, pindutin natin to move funds. Tapos, click natin tong 4,000 kasi ito yung dyan natin ililipat. Tapos, click natin to continue. Tapos, lagyan natin 500. Tapos, lagyan natin move funds. Okay. Okay na daw, na-move na. So, pindutin natin view, go save. Tapos, click natin itong back. Makikita natin na nadagdagan na ng 500 ito. Itong atin. Ito, 4,500 na. Kanina, 4,000 lang. Ngayon, pagkatapos ito, nandito na tayo. Click natin itong send and transfer sa right side. Tapos, click natin itong bank sa taas. Tapos, hanapin natin yung pagsisenda natin. Click natin ito sa search. Type natin C-Bank. Tapos, click natin ito, C-Bank. Tapos, makikita natin na InstaPay ito. So, walang kaagad-kaagad malilipat. Tapos, ilagay natin kung magkano. Ilagay natin 500. Tapos, click natin tong next. Tapos, account number type natin. Ayan, na-type na natin ang account number. Nalagyan na natin ang account name. Click na natin tong next sa baba. Tapos, lagyan natin move funds to own account din. Kasi, account ko din naman yon. Click natin to. Tapos, ko-confirm. Bale, 500 pesos. Tapos to C-Bank. Tapos click natin to transfer. Makikita natin dito na zero transfer fee. Click natin transfer. Tapos lagyan daw ang passcode. Ayan, na-enter na ang passcode. Hintayin natin. Ayan, transferred na daw yung 500 pesos. So, pwede natin click itong X dito sa upper right. Tapos, click natin yung back. Ayan na. So, pumasok na. Nabawasan na. Naging 4,000 na lang ulit yung pera natin. Ganun lang kasimple, guys, maglipat from GoTyme to another bank. Ito ay magagamit natin na libre for 3 times lang sa isang linggo. Pero libre naman. Pwede na din. Okay. Tapos, tuturuan ko na rin kayo kung paano maglipat. So, makikita natin dito itong 4,500 ko sa MyGoSave. Click natin. Ito ay nag-earn ng 3%. No, click natin itong down. Makikita natin na 3% ang ina-earn niya. Ayan. So, kanina naglipat tayo. Nilabas natin from my go. Pinunta natin ng my account. Ang gagawin naman natin, pabaliktad naman. From my account, dito, my account, dadali natin dito sa my go save. Okay, so paano yon? Click lang natin tong my go save. Tapos click natin to add funds. Tapos lagyan natin kung magkano sa atin ilagay. So lagyan natin 3,500.
Tapos click natin to add funds. Yan, makikita natin na nalipat na. Pinili natin tong view go save. So 8,000 na, no, nadagdagan na. Ito na yung itong 8,000 natin, ito yung nag-earn na ng 3% per annum. So click natin tong back. Makikita natin back ulit. Makikita natin na nabawasan na yung my account ko, 500 na lang ito sa bandang taas. So ganun lang kadali, guys. Itong 500 pesos ko na to, hindi nag-earn to. Itong my go save ko nag-earn to ng 8,000. Okay, actually pwede pa tayo gumawa ng isa pa na naman panibago, itong new go save account. Panibago, kung gusto mo ng another basket ulit, click mo lang natin itong plus. Tapos pangalan niya, kunwari ilagay natin education. Tapos click natin itong next. Ayan, nagkaroon na ng pera ulit. Magkakaroon na siya ng pera kung pwede nating lagyan. Pwede tayo pero pwede nating mag-skip na lang din. Pero sa ngayon, ang pwede tayo maglipat, lagay natin para may laman lang, maglagay tayo ng kahit 300. Okay, tapos create, go save. Ayan, nagkaroon na tayo ng go save created. Ang pangalan is education. 300 pesos ang laman. Tapos view, go save tayo. Ayan, makikita natin na meron ng laman na 300 yung education natin. Ito, education sa pangalan niya sa taas. Tapos pag-click natin itong arrow pa baba, makikita natin na may ito yung nag-earn ng 3%. Okay, makikita din natin na kung kailan natin pinasok to, which is 300 pesos. Ganun lang kadali, guys. So, back na tayo. Makikita din natin dito na nag-reflect na siya, nakasya 2 go save accounts na. So, dalawa na yung stash ko ng save accounts to na nag-earn ng 3%. Ganun lang kadali, di ba? So, madali lang naman intindihin. Kapag may mga tanong kayo, pwede nyo akong i-PM or email sa aking contact. Ganun lang kadali. Salamat!